Maraming mga celebrities ngayon at entertainment press people ang nalulungkot sa pagpanaw ng veteranong entertainment editor at columnist na si Ricky Lo. Si Lo ay namatay noong May 4 ng gabi 2021 sa edad na 75 years old. Nakikiusap naman ang kapatid ni Ricky Lo na si Susan Lee na igalang ang kanilang pagluluksa at kalungkutan at dahil nga dito hindi ibinigay ang dahilan ng pagkamatay ni Ricky. Si Ricky Lo ay isinilang sa Las Navas Northern Summer noong April 21, 1946. Natapos niya ang kursong AB English sa University of the East. Sa isang variety magazine ay nagtrabaho si Ricky bilang editorial assistant mula 1969 hanggang 1972. Samantala, dahil hindi nga inilabas ang naging dahilan ng pagkamatay ni Ricky Lo, maraming mga netizens ang ina-associate ang pagkamatay ni Lo sa nakaraang pagpapabakuna nito sa COVID 3 weeks ago. Sa post ni Ricky Lo sa Instagram, ipinakita pa nito na okay siya nang mabakunahan. Narito ang post ni Ricky. Hashtag jabbed, just got sino-vaccinated in East Camias, Quezon City area. Very orderly, thanks to the barangay officials who supervised the process. Nagbigay pa ng congratulatory messages sina Corina at Christine Babaw. Ayon sa isang netizen, madaming namatay dahil sa Sinovac vaccine. Sinovac ang dami issue at namatay dyan. Same rin sa ibang brands, sadly they are all the same, nakamamatay talaga kung hindi makaya ng body ang side effects. Ayon sa mga netizens, dapat ay minomonitor ng mga companies ang bawat binibigyan ng vaccine dahil may side effects talaga ang mga ito. Kaya dapat minomonitor ng mga companies siyang side effects, record it, and pag-aralan. Sad to say, liability-free sila, kaya walang incentive to monitor. Samantala, dahil nga sa naglabasang issue dahil sa ikinamatay ni Ricky Lo, ilang netizens din ang nagsabi na iwasan ang paggawa ng mga sapantaha o reason ng pagkamatay ni Ricky Lo dahil mismong CNN at family ni Ricky ay walang dinivulge na information. Rest in peace, Ricky Lo. To those who are making assumptions regarding the cause of death, both CNN Philippines and Inquirer stated that the cause of death has not been revealed and the bereaved family are requesting people to respect Ricky Lo's passing and his family. Meanwhile, si Ricky Lo ay maraming pagkilala at parangal na natanggap dahil sa husay niya sa pagsusulat at pagbibigay ng ilang mga showbiz scoops. Ilang mga artista din ang nagkaroon ng issue sa kanya noon tulad ni Nadine Lustre at marami pang iba. Samantala, bata pa man o matanda ay paniguradong kilala si Ricky Lo dahil na rin sa column niya sa isang dyaryo na araw-araw ay meron siyang sinusulat. Maraming mga kaibigan si Ricky na nakamimiss siya. Dito sa Pinoy Showbiz Latest, nakikiramay kami.